kami dalawin, kapayapaan mo'y dalhin upang umiral sa amin. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, nagpasugo kayo kay Juan at nagpatotoo siya tungkol sa katotohanan. Hindi sa kailangan ko ang patotoo ng tao. Sinasabi ko lamang ito para maligtas kayo. Si Juan ay parang maningas na ilaw na nagliliwanag noon at kayo'y sandaling nasiyahan sa kanyang liwanag. Ngunit may patotoo tungkol sa akin na higit sa patotoo ni Juan, ang mga gawang ipinagagawa sa akin ng Ama at siya ko namang ginaganap. Yan ang nagpapatotoo na ako'y sinugo niya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Pagsiupo ang lahat. Ngayong gabi, mga kapatid, ay hindi lamang po tayo dito sa Manila Cathedral ang nagtitipon para magsimbang gabi. Sa buong Pilipinas, sa lahat ng parokya ay sinisimulan ngayong gabi, nagkakatipon ang mga Pilipino para magdasal. Naiisip niyo ba kung ilang milyon ang kasabay nating nagdarasal ngayong gabi na ito? The Philippines will be like a powerhouse of prayer. Imagine ninyo, sabay-sabay tayong nagdarasal ngayong gabi na ito. Milyon-milyong mga Pilipino. Ang ating bansa ay parang nagiging powerhouse ng dasal. At hindi lamang po dasal at panalangin ang ginagawa simula ngayong gabi. Marami po ang nagpaplano na magkaroon ng feeding program pagkatapos ng mga simbang gabi. Marami ang nagpaplano magbigay ng mga gift bags para sa mga kapatid nating nangangailangan. Ngayon pa lang po, ang Caritas Manila ay naghahanda na sapagkat may parating na bagyo sa Visayas at Mindanao. Hinahanda na ng simbahan ang tulong natin sa kapatid, sa mga kapatid natin sa Visayas at Mindanao na dadaanan ng bagyo. Hindi ba nakakabilib? Hindi lamang tayo powerhouse of prayer, but the Philippines has also become a powerhouse of goodness.
nagsasama-sama ang mga Pilipino hindi lamang sa pagdarasal, kundi sa kabutihan. Kaya napakaganda ng simbang gabi. Pagsisimula para sa atin ng pagdarasal, pagsisimula rin ng paggawa ng kabutihan sa kapwa, lalo na sa mga nangangailangan. Pero mga kapatid, tandaan din po natin, hindi lamang po tayo ang nagsisimula ngayong gabi na ito. Ang Diyos ay nagsisimula rin kumilos. Yan po ang paalala sa atin ng mga pagbasa natin ngayong gabi na ito. Oo, kumikilos tayo, pero madalas nakakalimutan natin ang Diyos rin nagsisimulang kumilos at gumawa. Sa unang pagbasa po na ating narinig mula sa aklat ni Propeta Isaías, ay nakikipag-usap ang Diyos sa kanyang bayang Israel. Ang sabi ng Diyos, gumawa kayo ng kabutihan, magdasal kayo at manalangin, tumulong sa kapwa, ipahayag at isabuhay ang katarungan. Pero sabi rin ng Diyos sa propeta at sa bayang Israel, kasabay ng pagkilos ninyo ay kasabay nyo rin akong kumikilos. Kaya sabi ng Diyos, ako naman, ang akin namang gagawin, ibabalik ko kayo sa lupang pangako. Patatawarin ko ang inyong mga kasalanan at tutuparin ko ang mga ipinangako ko sa inyong mga ninuno. Mga kapatid, ang itinuturo ko sa atin ni Propeta Isaías sa unang pagbasa, hindi lamang po tayo ang kumikilos at nagsisimula ngayong unang simbang gabi. Nagsisimula rin kumilos ang Diyos. Sa atin namang ebanghelyo ngayong gabi na ito, nakita naman natin na hinahanap ng mga tao si Jesus. Inaalam nila sino nga ba si Jesus. Kaya nang sila ay nagtungo kay Jesus, pinuntahan nila. Ang sabi ni Jesus sa kanila, bagaman kayo ay nagtungo sa akin, ako rin naman, sabi ni Jesus, may ginagawa. Ginaganap ko ang misyon ko na ibinigay sa akin ng Ama. At yan ay ang tuparin ang kanyang kalooban. Kung ang mga tao ay kumikilos at hinahanap si Jesus din, pinapaalala niya sa kanyang mga alagad, kumikilos din siya, gumagawa din siya. Kaya mga kapatid, sa gabing ito, ang paalala sa atin ng simbang gabi, ng unang simbang gabi natin, kung tayo ay kumikilos, nagsisimula ngayong simbang gabi na ito, mas lalong kumikilos at nagsisimula ang Diyos. Kaya po, huwag tayong maiinip. Minsan kasi mainipin tayo. Huwag tayong tatamarin. Minsan kapag tayo ay may panalangin sa Diyos, naiinip tayo. At sasabihin natin, Father, bakit wala namang kung nangyayari? Bakit parang hindi naman pinakikinggan ang aking panalangin? Mga kapatid,
ang tinuturo sa atin ng ating pagbasa ngayon. Baka hindi mo lang nakikita, pero nagsisimula pa lang ang Diyos. Kaya huwag kang mainip. Siyam na araw nating gagawin ang pagdarasal. Huwag mainip. Baka nagsisimula pa lamang ang Diyos kumilos. Kanina ko, noong naglalakad po kami ng mga altar servers dito sa gitna, naalala ko, ilang taon na ang nakakaraan, isa rin ako sa mga nagsaserve sa Simbang Gabi nung ako'y sakristan pa. That was years ago. Hindi naman po talaga ako lumaki. Kanina mas malaki pa yung mga sakristan sa akin. Pero siguro nung oras na yon na ako'y naglilingkod bilang sakristan sa aming maliit na parokya sa Blumentritt sa San Roque, kumikilos na pala ang Diyos. Plano na pala niyang maging pari ako. Hindi ko man alam, hindi ko man napapansin. Nagsisimula na palang kumilos ang Diyos. Kaya yung mga sakristan dito, no, baka palang araw may isang magpapari at maaalala nyo ang homily ko, kumikilos na pala ang Diyos. Nagsisimula na palang kumilos ang Panginoon. Huwag din tayong tatamarin. Minsan kapag nainip na tayo, tinatamad na rin tayo. Hindi na tayo kikilos. Hindi na magsisimula, hindi na gagawa. Kapag hindi tayo nagsimula, hindi magtatagpo ang simula ng Diyos at ang pagsisimula natin. Kung ang Diyos nagsisimulang kumilos, kinakailangan tayo rin magsimulang kumilos. At kapag nagtagpo ang pagkilos natin at ang pagkilos ng biyaya ng Diyos, diyan matutupad ang plano ng Diyos para sa atin. Kaya sa gabing ito na sinisimulan natin ng Simbang Gabi, pinapaalala rin po sa atin, huwag tamarin, magsimula. Baka matagal yun ang sinasabi, promise, magpapapayat na ako. Tapos sabihin, eh, kailan ka magda-diet? After Christmas, no? Tsaka ako magda-diet. Next year na, no? Ay kung hindi ka magsisimula, hindi magtatagpo ang simula ng Diyos at simula mo. Baka pangarap mo, matagal mo ng pangarap, gusto ko nang magkaasawa, no? Gusto ko nang magpakasal. Hindi ka naman nanliligaw at hindi mo naman sinasagot ang mga nanliligaw sa'yo. Paano matutupad ang plano ng Diyos kung hindi ka magsisimula? Sinasabi natin minsan, gusto ko ng pagbabago sa bayan. Eh ikaw naman, hindi ka rin naman nagbabago. Paano magsisimula ang biyaya ng Diyos? Sinasabi natin, gusto ko ang iboboto ko ay yung makabubuti sa bayan. Eh hindi ka naman nagre-research. Ano bang nagawa ng mga iboboto natin? Kapag hindi ka nagsimula, hindi magtatagpo ang simula ng Diyos at baka hindi matupad ang kanyang plano kung hindi tayo magsisimula at tatamarin tayo. Huwag mainip, huwag tamarin, at ikatlo, huwag pangunahan ang Diyos. Minsan sinasabi natin, nagawa ko na ang gusto kong gawin. Tapos na ang laban. Sigurado na ako, makukuha ko na yan.
Tapos na ang laban, sigurado na ako. Huwag pangungunahan ang Diyos, sapagkat sa huli, ang magtutupad at magtatapos ng lahat, hindi tayo, kundi ang Diyos. Kumikilos ang Diyos. Nagsisimula pa lamang ang Diyos. Mga minamahal na kapatid, sa gabing ito na nagsisimula tayo ng siyam na araw na pagdarasal, nagsisimula rin tayong gumawa, ihanda ang ating pagtulong sa kapwa at sa mga kapatid nating nangangailangan. Tandaan po natin, hindi lamang tayo ang nagsisimula. Nagsisimula rin kumilos ang Diyos. Huwag mainit, huwag tamarin, huwag pangunahan ng Diyos. Baka hindi lang kasi natin nakikita, nagsisimula na siyang kumilos. Kinakailangan simulan din natin at matagpo ang pagsisimula ng Diyos at ng kanyang bayan. Mga kapatid, iyuko po natin ang ating mga ulo. Panginoong Jesus, alam po namin kayo ang nagsisimula ng lahat. At alam rin po namin kayo ang tutupad ng lahat. Amen.